Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Mitos. Binabati ko po muna lahat ng sumusubaybay sa inyong programa at swabing boses. Isa po kong silahis Kuya E, bagaman hindi naman po ako tago, ay pili lang ang nakakaalam sa aking pagkatao. Pero kapag may nag-real talk ng tanong sa akin eh, sinasagot ko naman sila ng yes, bye ako. Dati-rati Kuya E, masasabi kong madali akong maloko. Yung tipong palaging umaasa, palaging hopya na legit ang pagmamahal pero madalas ngang maloko. Pero minsan, ganun pa man ay tuloy lang ako dahil sa naniniwala ako na makakakilala rin ako ng taong magmamahal sa akin. Yung hindi ako lolokohin kahit na mahirap makatagpo ng tunay na loyal. Sabi nga nila sa ganitong kasarian ay bihira ang magseryoso dahil maraming tukso pero para sa akin ay nasa tao lang talaga yun. Like dun sa mga Pasko Kuya E, sila ang natukso. Ako naging tapat talaga sa kanila. Sabi nila kaya naghahanap ng iba dahil baka hindi masaya. Pero kung mahal mo nga talaga, bakit maghahanap ka ng iba? Ngayon, kung nakahanap ng iba at naging masaya sila, eh baka sila nga talaga yung at hindi kayo. Isa ka lang bahagi ng nakalipas niya. Pero minsan, gaano ka man maging positive sa mga nangyayari sa buhay at love life, Kuya E, masasaktan at masasaktan ka pa rin. May nakarelasyon ako, Kuya E, na sabihin kong hindi ko talaga makakalimutan. Itago natin siya sa pangalang Bray. Simulan ko po ang kwento Kuya E kung paano kami nagkakilala ni Bray. Sa isang gay party na inatinan ko Kuya E, sabihin kong si Bray yung tumatak sa akin. Yung attire niya sobrang astig ang dating. Kung hindi yung gay party ay hindi ko man lang mahalata na paminta pala siya. Isa rin siya sa mga tahimik sa kanilang grupo. Parang naiilang na nagmamasid-masid lang din. Hanggang sa magtama ang aming paningin at yung tipo na tinanguan niya ako bilang pagbati ay hindi isnab ang kuya. Sabi ko sa sarili ko. Oh well, lumalim ang gabi ay naging magkalapit na kami at nagkakwentuhan hanggang sa mauwi nga sa mainit na gabi yon sa pagitan naming dalawa. And for the record, iyon na yata ang pinakamabilis na galaw ko Kuya E. Para bang tipong hindi ko mapapalampas ang pagkakataon na yon. Kakaiba si Bray Kuya E. Well, ang akala ko eh, magagalingan siya sa akin. Eh siya pala itong magaling sa lahat ng bagay. Yung inaakala ko na tipong tahimik eh maibubuga naman pala. Sa gabing kami lang dalawa ang magkasama. Inumaga na kami Kuya E kung saan kami nag-check-in and I must say, yun na nga ang mga hindi ko makakalimutang karanasan. Tinanong ko si Bray kung bakit ganun siya kagaling and nagulat ako sa sinagot niya. Isa pala siyang masahista and yes, yung may karagdagang serbisyo, hindi siya nangimi na sabihin sa akin yun. Pero sabi ni Bray, yung mga ginawa niya, yung mga pinaramdam niya ay bihira naman niyang magawa sa taong gusto niya. Gusto mo pala agad ako? Tanong ko sa kanya. Siguro, kaya nga narito tayo magkasama. Hindi naman ako basta-basta sumasama kung kani-kanino and sinabi ko nga sa'yo, lumalabas ako ng may bayad. Nagulat ako sa sinabi. Ako lang ba yung kailangan magbayad? Ako ba kailangan magbayad? Hindi naman sa ganun, wala naman akong sinabi. What I mean is, sa buhay kasi natin, meron tayo na maluwag sa loob mo na may mangyari, may bayad man o wala. Naputol ang usapan namin ng mag-ring ang service phone Kuya E. Then we decided to go out na, pero niyaya ko muna siya na kumain kami ng breakfast. We both enjoy each other's company Kuya E hanggang ang simpleng pagkikita at isang gabing pagsasama, nasundan pa ng nasundan. Pero lumipas ang ilang buwan Kuya E, wala kaming usapan kung ano ba kami. Well, we kissed a lot
Pero yung salitang I love you, parang wala siyang planong bigkasin. Mahirap yun pero unsure ako kung may pag-ibig ba o wala. Hanggang sa dumating na yung pagkakataon na magkausap kami ng masinsinan. Asking him kung ano ang status ng relasyon namin. Kung mahal ba niya ako, sabi niya ay masaya naman tayo. We enjoy each other. Mahirap kasi kapag may love, baka masyado nating masakop ang isa't isa. Sabi ko, what do you mean by masakop? Sabi ni Bri, kasi syempre yung exclusivity natin, eh alam mo naman ang trabaho ko. Marami akong customer. May mga ibang customer na tila ba pag-aari ang turing sa akin. And I must say, nagagamit ko rin sila para sa mga pagkikita natin. Sabi ko kay Bri, yung kasiguraduhan lang naman ang inihingi ko sa'yo. Hindi yung buong buhay mo. Kung mahal mo ba ako, yun lang. Pero hindi makasagot si Bri sa akin, kuya eh. Masakit, pero siguro masyado ko lang din na in-enjoy yung mga pagsasama naming dalawa at mga pasarap namin sa buhay. Without thinking kung ano bang meron talaga sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa ang pag-uusap namin na yun, nauwi sa pag-walk out niya. I was asking myself, umasa ba ako? O okay lang naman din sa akin na hanggang ganun lang kami? Well, ang totoong sagot ng sarili ko eh, mahal ko siya. Pero masyadong matagal lang din kasi. Na-process ng sarili ko na teka, mahal din kaya ako nito? Hanggang sa naging bihira na siya mag-message sa akin, kuya eh. Hanggang never na siyang nag-message sa akin. Kapag pinupuntahan ko siya sa kanyang boarding house, it's either may lakad, may racket, o nagdadahilan lang. Nag-iisip ako noon kung titigilan ko na ba siya kasi mukhang ako lang naman yung nag-aalala. Until one day ay tinawagan niya ako. Humingi siya ng patawad sa akin, kuya eh. By that time, kuya eh, parang tinanggap ko na sa sarili ko na okay lang kung andyan siya. Parang F-body na lang siya. With feelings lang nga. F-body. Pero sinabi ko sa kanya na okay lang sa akin kung hindi niya ako mahal. Pero masakit din eh. Kaya nalito rin ako. Sinabi ko na siguro nga mas okay na maghiwalay na lang kami ng landas kasi baka mas mahalin ko lang siya at masanay sa presensya niya. Pero kung kailan ko naman hindi inaasahan na maririnig ang salitang matagal ko nang marinig, sa kanya ito bibigkasin.